Sa panahon ngayon ay bihira na lamang ang taong may mabuting puso. Mga taong handang tumulong sa kanilang kapwa sa oras ng kagipitan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Panay ang kwenta ng sales lady sa grocery na si Erica sa kararating pa lamang niyang sahod. Kakahawak lang niya nito pero wala na ring matitira sa kanya dahil sa dami ng kanyang mga gastusin. Siya na kasi ang bumubuhay sa kanyang lolo at lola. Matatanda na ang mga ito at hindi na makakapagtrabaho pa. At may mga kailangan ring inuming gamot at bitamina. Kaya ganoon na lang ang kanyang pag-aalala dahil kukulangin ang kanyang sahod. 200 piso? Ni hindi kasya ito para sa pamasahe ko sa 15 araw. Sana naman kaya ako kukuha ng pera? Tanong nito sa sarili. Nang makita siya ng manager ay agad siyang tinawag upang bumalik sa pwesto niya. Erica, kanina pa maraming customer sa loob ng grocery. Baka gusto mong tulungan ang mga kasamahan mo. Hindi pa naman oras ng break mo ah, sambit ng amo. Humingi ng pasensya si Erica at dalig-daling bumalik sa kanyang trabaho. Palihim niyang nilapitan ang kasamahang si Robert. Malapit sila sa isa't isa kaya alam niyang mapapaunlakan siya nito. Robert, baka naman may extra ka diyang pera. Gipit lang talaga ako ngayon. Kailangan ko lang ng pandagdag para sa gastusin namin. Nahihiyang wika ng dalaga. Naku, pasensya ka na Erica. Kailangan ko rin kasing hulugan yung motor ko. Saka kailangan ko ng pera para sa rehistro. Wika naman ng binata. Lumapit naman sa Erica sa kaibigang si Donna para manghiram din ng pera. Pero hindi siya nito mapapautang dahil may kailangan din itong bayaran. Nawawala na ng pag-asa si Erica. Kailangan niyang tipirin ang 200 piso para mabuhay sila ng kanyang lolo at lola sa loob ng 15 araw. Habang nagtatrabaho ang dalaga ay napuko ang pansin niya sa pagtatalo sa cashier. Agad siyang nagtungo roon para tingnan ang nangyayari. Nakita niya ang isang gusgusing lalaki na nakapila at pinipilit ang kahera. Sir, pasensya na rin ho kayo pero kung wala kayong pambayad ay hindi ko kayo pwedeng bumili ng grocery na ito. Iyan po ang patakaran namin. Saad ng kahera. Kailangan ko lang talaga itong gatas na ito dahil 2 araw nang hindi kumakain ng anak ko. Kahit ay wala na kami dahil wala na kaming maisaing. Parang awa nyo na, tulungan nyo naman ako. Magbabayad naman ako kapag nagkaroon ako ng pera. Pagsusumamo ng Ginoo. Sir, hindi po talaga pwede. Umalis na po kayo sa pila at nakakaabala na po kayo. Sagot naman ang kahera. Maya-maya ay nariyan na ang manager. Pilit din na pinagtatabuyan ng lalaki. Wala pong libre sa grocery na ito, sir. Hindi po kayo pwedeng kumuha ng bilihin kung wala kayong pambayad. Kanina pa po kayo nakakaabala. Ipapatawag ko na po ang gwardiya para paalisin kayo. Sambit ng manager. Sandali lang naman. Nagmamakaawa ako sa inyo, babayaran ko naman kayo eh. Pangako ko yan. Walang-wala lang talaga ako ngayon. Kapag naging ayos na ang lahat ay babalik ako at babayaran ko kayo kahit 10 beses pa. Parang awa nyo na. Pagmamakaawa muli ng lalaki. Ngunit matigas ang puso ng manager. Hindi niya pinagbigyan ng binata. Eh ganoon naman pala eh. Bumalik na lang kayo kapag nakuha nyo na ang pambayad. Hindi po ito charity. Nagtatrabaho kami para magkapera. Pwede mo rin gawin yun nang hindi ka namamalimos dito. Muling saad ng manager. Hindi mabitawan ng Ginoo ang gatas na kanyang nakuha pero kailangan na niyang umalis. Maya-maya ay lumapit si Erica upang bayaran ang gatas. Heto ang 100 at 20 piso. Ako nang magbabayad sa gatas na yan. Ibigay nyo na sa kanya nang sa gayon ay makauwi na siya at makakain ng anak niya. Sambit ni Erica. Nagulat ang ilang kaibigan sa ginawa niya. Hindi ba't wala ka ng pera? Bakit mo binayaran yung gatas para sa lalaking yan? Tiyak namang hindi kanyang babayaran. Bulong ni Robert. Alam ko naman yun pero alam ko rin kasi ang pakiramdam ng walang-wala. Tapos ay wala ring tumutulong sa'yo.
Napakahirap para sa isang tao ang magmakaawa pero ginawa niya yon para sa nagugutom niyang anak. Talagang gagawin ng magulang ang lahat para sa kanilang supling. Sagot naman ni Erica. Tuloy-tuloy ang pagpapasalamat ng Ginoo sa kabutihang ginawa ni Erica. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Babalikan kita rito at babayaran kapag naayos na ang lahat. Maraming salamat muli sa'yo. Makakainom na ng gatas ang anak ko. Naluluhang sambit pa ng lalaki. Binilang muli ni Erica ang kanyang pera. Kahit na lalo siyang nagipit ay magaan naman ang kanyang kalooban. Lumipas ang ilang araw at naisanlanan ni Erica ang kanyang ATM card para lang magkaroon ng perang panggastos. Malaki man ang tubo nito'y pinatos na niya dahil walang-wala na talaga siyang pagkukunan ng pera. Tapos ay naospital pa ang kanyang lolo dahil sa taas ng lagnat. Kaya naman nagkapatong-patong na ang kanyang problema. Balak sana niyang mag-loan sa kumpanya ngunit hindi ito naaprubahan ng kanyang manager dahil mayroon pa siyang balanse. Muli na namang nawala ng pag-asa ang dalaga. Hanggang isang araw ay biglang may isang lalaking nakapustura ang kumausap sa kanya habang abala siya sa pag-aayos ng mga grocery. Inabutan siya nito ng isang sobre. Siya nga pala, miss, ito na ang utang ko sa'yo. Hindi ba't sabi ko ay babayaran ko ng 10 beses? Sambit ng lalaki. Anong utang po ang sinasabi niyo? Pagtataka ni Erica. Pagbukas niya sa envelope ay nakita niya ang isang bungkus ng pera. Aabot ito sa 100,000 piso, Ginoo. Ang laking pera po nito. Wala po kayong pagkakautang sa akin na ganito kalaki. Wala po akong ganito kalaking pera. Sa katunayan nga po ay ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking halaga. Wika muli ng dalaga. Hindi mo na siguro ako natatandaan, ano? Ako yung lalaking bumili ng gatas ngunit walang dalang pera. Ikaw ang nagbayad noon para sa akin. Hindi ba't sabi ko sa'yo kapag ayos na ang lahat sa akin ay babalik ako at babayaran kita? Iyan ang kabayaran ko sa'yo, sambit ng Ginoo. Pero sobra-sobra po ito. Hindi ko po ito matatanggap, sambit muli ni Erica. Para sa'yo talaga yan. Hindi ko nakalimutan ang labis na kabaitan mo. Alam mo kasi, noong araw na nagtungo ako rito, walang-wala talaga ako. Niloko ako ng mga business partners ko. Pati ang bahay at lupa ko ay kinuha. Dahil wala na akong pera ay wala rin gustong magpatuloy sa amin ang mag-ina ko. Dumating sa punto na sakalya na kami nakatira. Awang-awa ako sa anak ko noon dahil hindi niya dapat maranasan ang ganong buhay. Mabuti na lang at nabawi ko rin ang kumpanya ko. Hindi ako sumuko. Binigyan mo ako ng pag-asa na lumaban sa buhay. Kaya heto, narito ako sa harapan mo at ibinabalik ko na ang perang inutang ko sa'yo. Tanggapin mo na yan, miss. Para sa'yo talaga yan. Dagdag pa ng lalaki. Kumalat sa buong grocery ang nangyaring ito kay Erica. Gulat na gulat sila nang bigla na lang itong nagkaroon ng 100,000 piso. Lahat ay nainggit sa kanya. Nanghihinayang sila sapagkat sila sana ang may hawak ng ganoong kalaking pera kung tinulungan lang sana nila ang lalaki. Labis-labis ang pasasalamat ni Erica sa lalaki. Malaking tulong kasi ito para sa pagpapagaling ng kanyang lolo at lola. Magandang simula rin ito upang makapagnegosyo siya kahit papaano, upang mapalago pa niya ang perang iyon para sa oras ng pangangailangan ay lagi siyang may madudukot. Ang kwentong ito ni Erica ay isang patunay na talagang ibinabalik ng Panginoon sa taong bukal ang damdamin sa pagtulong, ang biyaya ng liglig, siksik at nag-uumapaw. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.